Narito na ang malalaking balita sa mga oras na ito dito sa PNA Headlines. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Finance at ang Department of Agriculture na pag-aralan ang panukalang pagsasagawa ng isang pre-shipping inspection ng mga produktong pang-agrikultura para matigil ang smuggling sa bansa. Ipinag-utos ito ng Pangulo base sa rekomendasyon ng Societe Generale de Surveillance o SGS matapos ang kanyang pulong sa Vice Presidente nitong si George Bottomley at ang Managing Director na si Crescenciano Maramot sa Malacañang kahapon. Ayon kay Communications Secretary Cherloy Garafil, inatasan ng Pangulo ang DOF at ang DA na pag-aralan ang naturang rekomendasyon at bumuo ng isang mekanismo sa pagpapatupad nito. Ayon sa Pangulo, maganda ang naturang proposal na makakatulong para labanan ang lumalalang smuggling sa bansa. It will be essentially pre-inspection, pre-shipping inspection. Ibig sabihin, bago pa isakay yung produkto sa barko doon sa pinanggagalingan, inspeksyonin na nila para sasabihin na totoo ito, tama ang timbang, tama ang quality, tama ang nasa record na pinanggalingan, all of these items, para hindi na natin kailangan gawin dito sa Pilipinas. In fact, i-extend pa natin sana, if this is feasible, what we will extend is to have the invoices set bago pa dumating yung barko. Para pagdating ng barko dito, kung pagdating ng aeroplano dito, whatever it is, nabayara na. So, bibilis ngayon yung processing natin ng mga goods. And that way, also we control the smuggling. Inaasang papasok ngayong gabi hanggang bukas sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Mawar na papangalan ng Betty ayon sa PAGASA. Sa pinakahuling advisory, sinabi ng PAGASA na lalo pang lumakas ang bagyo na naitalang may lakas na hangin na aabot sa 550 kilometers mula sa gitna habang papalapit ito sa karagatan ng Pilipinas. Samantala, namataan naman ang mata ng bagyong Mawar bandang alas 3 kaninang madaling araw sa layong 1,740 kilometers sa timog silangang bahagi ng Luzon sa labas ng PAR. May taglay itong lakas ng hangin na aabot sa 215 km per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na 265 km per hour habang gumagalaw ito patungong kanluran sa bilis na 20 km per hour. Inaasahang magdadala ng malakas na pag-ulan ang bagyong Mawar na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pag-uon ng lupa sa Ilagang Luzon mula Linggo hanggang Lunes. Nandito naman po yung ating latest track sa binabantayan po nating bagyong si Mawar. So halos wala po pinagbago yung kanyang track. Posible pa rin po itong pumasok sa ating area of responsibility by mamayang gabi po o bukas ng madaling araw at papangalanan natin itong bagyong si Betty. Posible pa rin lumakas itong bagyong si Mawar o magiging si Betty at umabot sa 220 kilometers per hour yung kanyang maximum sustained wind. Ibinasura ng Commission on Election 2nd Division ang petisyong idiskwalipika si dating Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo bilang nominee ng Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support o ACCIS Party List. Sa isang 15-page resolution, sinabi ng COMELEC na ibinasura nila ang petisyon laban kay Tulfo na inihain ito lamang Marso 1 ngayong taon. Dagdag pa nito, lagpas na umano sa itinakdang panahon ang pagpapasa ng nasabing disqualification case. Base sa Rule 5, Resolution Number 9366, ang anumang petisyon para sa disqualification ng isang party list nominee ay dapat ipasa bago pa ang kanyang proklamasyon. Makukuha ang ACCIS ng mahigit 2 milyong boto na siyang pinakamataas sa lahat ng party list noong national at local election ng Mayo ng nagdaang taon. Dahil dito, nakakuha sila ng 3 pwesto sa Kamara. Nagbitiw sa pwesto ang third nominee nito na si Jeffrey Soriano at ayon sa Section 16 ng Republic Act 7491, si Tulfo na nakatakdang kumuha ng nasabing pwesto bilang ikaapat na nominee ng ACCIS.
Ayon naman kay COMELEC Chairperson George Garcia, bibigyan niya ng 5 araw para umapela si Attorney Moises Tolentino. Nianig ng malakas na lindol ang mga lalawigan ng Batanes at Masbate kagabi ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Sa pinakahuling bulletin ng PHIVOLCS, sinabi nito na isang 5.6 na lindol ang naranasan sa Batanes na may lalim na 15 kilometro. Naitala ang epicenter nito 33 kilometro sa ilagang silangang bahagi ng Itbayat bago bandang alas 10 kagabi. Naramdaman ang intensity 3 sa Itbayat, intensity 2 sa Basco at Mahataw, habang intensity 1 naman sa Ivana, Batanes. Samantala, may lakas namang intensity 5 ang lindol na tumama sa lalawigan ng Masbate bandang alas 11:26 kagabi. Naitala ang epicenter ng lindol 10 kilometro sa hilagang kanlurang bahagi ng Uson na may lalim na 14 na kilometro. Ayon sa PHIVOLCS, may lakas na intensity 4 ang tumama sa Masbate habang intensity 3 naman sa Masbate City. Naiulat din ang intensity 2 sa Naval, Biliran at sa mga munisipalidad ng Leyte at Villaba, Leyte. Nakapagtala rin ang PHIVOLCS ng instrumental intensity 3 sa Kataingan at sa Masbate, Masbate. Intensity 2 sa Aroroy, Batuan, Milagros at Monreal, Masbate, Kawayan, Biliran, Ormoc City, Canaga, Leyte at Villaba, Leyte, Catbalogan at Gandara, Samar, gayon rin sa Bogo, Cebu. Habang intensity 1 naman sa Legazpi, Albay, Naval, Biliran, Borongan City, Eastern Samar, Carigara, Leyte at San Roque sa Northern Samar. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account ng Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA Headlines, nag-atin ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.